The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus answered the Jews, "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason, they tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father, making himself equal to God. Jesus answered and said to them, "Amen, amen, I say to you, the Son cannot do anything on his own, but only what he sees the Father doing. For what he does, the Son will do also. For the Father loves the Son, and shows him everything that he himself does. And he will show him greater works than this, so that you may be amazed. For just as the Father raises the dead and gives life, so also does the Son give life to whomever he wishes. Nor does the Father judge anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Amen, amen, I say to you, whoever hears my word and believes in the one who sent me has eternal life and will not come to condemnation, but has passed from death to life. Amen, amen, I say to you, the hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For just as the Father has life in himself, so also he gave to the Son the possession of life in himself. And he gave him power to exercise judgment, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, because the hour is coming in which all who are in the tombs will hear his voice and will come out, those who have done good deeds to the resurrection of life, but those who have done wicked deeds to the resurrection of condemnation. I cannot do anything on my own. I judge as I hear, and my judgment is just, because I do not seek my own will, but the will of the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Binibigyan tayo ng ating mga pagbasa ngayon ng pagkakahalintulad ng relasyon ng Diyos sa atin. Pagkakahalintulad nito sa relasyon natin sa bawat isa. Lalong-lalo na sa relasyon ng magulang sa anak. Sa ating unang pagbasa, inihahalintulad ang relasyon ng Diyos sa atin sa relasyon ng ina sa anak. Malilimutan ba ng ina ang anak? Ngunit ang paghahalintulad na ito ay hindi sumasapat sa tunay na relasyon ng Diyos sa atin. Sapagkat inihalintulad man ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pagmamahal ng ina sa anak, sa huli sinasabi, malimutan man ng ina ang anak, hindi tayo malilimutan ng Diyos. Sa Ebanghelyo naman, inihahalintulad ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng Ama sa anak. At hindi lamang yon, si Kristo na anak ng Diyos ay natural na tumatawag sa Diyos na Ama, na hindi pamilyar sa mga Hudyo, sapagkat hindi nila tinuturing ang Diyos na ganung kalapit sa kanila. Kung tatawagin man nila Ama ang Diyos, sinasabi nilang Amang nasa langit. Hindi singlapit ng pagtawag ni Kristo sa kanyang Ama. Singlapit ng pagsasabi, "Ako
at ang Ama ay iisa. Ngunit ang pagiging paglalapit ng Ama sa anak sa pagkakasabi ni Kristo ay hindi lamang in terms of similarity, agaya ng like father, like son. Hindi ganun ka-superficial at kababaw, kundi ang pagkakalapit ng anak sa Ama ay nakabase sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama. At ang pagsunod din na ito ay hindi nakabase dahil kung sino ang mas makapangyarihan, ang anak ba o ang Ama, kundi nakabase sa pagsusunod dahil siya ay nagmamahal sa Ama. Obedience to the Father because of love. At ang ganyang pagkakalapit ng Ama sa anak at hindi pagkakalimot ng ina sa anak ang inihahalintulad sa tindi ng pagmamahal sa Diyos na hindi kailanman sasapat sa mga anumang pagkakahalintulad sapagkat ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay lalong higit na higit pa sa pagmamahal natin sa bawat isa. Tinutulungan lamang tayo ng mga pagbasa ngayon na maintindihan kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa bawat isa. At ito'y patuloy din na nagbibigay ng hamon sa atin na kung paano tayo minahal ng Diyos, ganun din sana natin mahalin ang bawat isa. Ano naman ang kahalagahan nito sa buhay natin at sa magiging mga susunod na pangyayari sa buhay ni Kristo? Dito nakikita natin habang sinasabi ni Kristo sa mga Hudyo ang tunay niyang katauhan, lalo na ang kanyang relasyon sa kanyang Ama. Alam din natin na lumalapit na rin siya sa araw ng kanyang pagkakaaresto, sa araw ng kanyang pagpapakasakit. At sa mga panahong ito, isa lamang ang pinangahawakan ni Kristo, ang tindi ng relasyon niya sa Ama. At ito'y nakasalalay sa kanyang pagsunod sa kalooban niya dahil siya'y nagmamahal sa Ama. Para sa atin din, anumang dagok at hirap na dumating sa ating buhay, kahit itong pandemya sa ating kapaligiran, isang bagay lang din na ang panghawakan natin, ang tindi ng relasyon natin sa Diyos. Ang Diyos na hindi mawawalan ng pagmamahal sa atin, ang Diyos na hindi kakalimot sa atin, agaya ng hindi pagkalimot ng ina sa anak, ang Diyos na nag-uudyok sa atin ng sundin ang kanyang kalooban dahil ito'y para sa atin at ito'y dahil mahal niya tayo at nais niya tayong lumapit pang lalo sa kanya, lalo sa panahon ng mga paghihirap at anumang dinadanas natin sa kapaligiran. Ipagdasal natin sa misang ito na gaya ni Kristo, maging iisa ang kalooban natin sa kalooban ng Ama upang lalo nating mahalin ng Diyos at itong pagmamahal na ito ay makita rin sa pagmamahal natin sa bawat isa.